Gusto ko lamang pong ano. Meron lang ako kung gustong batikusin. huwag po kayo mag-alala. Ang inyong lingkod ay nananatiling matatag at patuloy ako nagmamahal sa inyo. Meron lang akong gustong batikusin dito in regards to sa isang organization na aking kinabibilangan. Hindi ko kailangan banggitin ang kanyang pangalan dahil ano ho yan, baka sumikat. Papangalanan lang ho natin siyang Igbe. Okay. Papangalanan na lang natin niyang Igme o kaya Papay the Sailor Man. Nako! Napakakupal ho ng taong yan. Ah, bukod sa ngayong COVID ay nagtatago na hindi man lang matulungan ng kanyang mga kababayan, ay balita ko ay napakarami hong bisyo niya. At ang ginagawa ho niyan, yung kanyang organisasyon, na organisasyon ko rin na kinabibilangan, ginagamit niya yung mga membro nito para ho magkapera sa mga politiko. Oo. Hindi ko ho papangalanan yung politiko at wala naman hong kasalanan yon. Natural yung politiko ay sumapi sa kanya dahil marami siyang membro na ipinangangalandahan. Pero ang taong ito ho, dapat ho dito ay binibigte. Oho, masyado hong masama ang ganitong klaseng tao. Ika nga ho sa Biblia, dapat sana ang gumawa ng anumang pagkakasundo ay pararangalan ng Panginoon. Pero ang ginagawa ho ng taong ito ay masahol pa sa dilang masahol. Hindi ko ibibigay yung kanyang tunay na pangalan dahil baka sumikat ho ang pangalan lang ho niya ay alias Igme at alias Papay the Sailor Man. Buti pa ho si Papay sinesave yung olive Eto ho, hindi ho. Binebenta nito yung dugo ng kanyang mga kasamahan dahil nga ho medyo nakakatanda siya. Binebenta niya yung kanyang dugo, dugunan ng kanyang mga kasamahan para pagkaperahan. Walang yahoo itong tao na to. Yan, yung alias Papay Igme.